po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 8, 2023, Miyerkules, para sa 31st linggo sa karaniwang panahon. Ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma chapter 13 verses 8 to 10. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Kung matatandaan niyo po, noong 30th linggo sa karaniwang panahon, ay ipinaliwanag sa atin ni Kristo ang pinakamahalagang utos. Unang-una, ang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi niya, ibigin mo ang Diyos ang buo mong pag-iisip, buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong lakas. At ang pangalawa ay, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun lang po, no, maalala mo lang yan lagi, no? Dahil nga, gaya ng nasabi ko na, no, hindi lahat ng nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa Diyos, pero ang nagmamahal sa Diyos ay kayang-kayang magmahal ng kapwa. At yan din yung pinagkakadiinan sa atin ngayong araw sa sulat ni Apostol San Pablo na sa kanyang paalala sa mga taga-Roma na pahalagahan ang kautusan tungkol sa pag-ibig. No? Sabi nga, ito yung kabuuan ng kautusan, pag-ibig. No? Kung yung 10 utos na binigay ng Diyos ay kung susumahin at talagang sinummarize ni Jesus into 2, at kung para mas maalala pa natin, ang utos ay tungkol sa pag-ibig. Kaya nga, utos, command, no? Magmahal, umibig. Ang pag-ibig ay hindi lang basta feelings o nararamdaman, no? Kundi ito ay dinidesisyonan, no? Hindi lang ito basta salita, no? Ito ay action verb, no? Hindi lang basta noun, kundi action verb na to love, no? Ang umibig. At paano tayo iibig? No? Siyempre, sabi nga dito, para hindi tayo makagawa ng masama sa ating kapwa, no? Gaya ng mga utos na pangangalunya, no? Kung mahal mo ang iyong asawa, kung mahal mo ang iyong pamilya, ayaw mo masira ang pamilya, ayaw mo masaktan ang iyong pamilya, kung tatandaan mo lang yung utos na magmahal, no, ay hindi ka mahuhulog sa kasalanan ng pangangalunya. Hindi ka rin makakagawa ng pagpatay kasi nga, buhay ito, no, na ipinagkaloob ng Diyos, buhay na ibinigay sa iyo. Sa kapwa mo din, hindi lang tayo. No? Hindi ka magnanakaw, hindi tayo maghahangad o mag-iimbot, no, ng mga bagay na hindi naman sa atin. Ayan. Ito yung sana tingnan natin, no, ng mabuti. Kasi sabi nga, no, ito ay napaka makapangyarihan. No? Ito yung maituturing natin dapat, no, na pinakamahalaga sa mundong ito. Walang katumbas na halaga o laki ng kayamanan ang umibig. No? Dahil ang taong umiibig sa kanyang kapwa ay nagkakaroon din po ng yung kaligayahan, fulfillment sa kanyang pagiging tao. No? Parang kung hihinto ka ng magmahal, parang inihinto mo ang pagiging tao mo. Kasi nga tayo din naman ay nilikha ng Diyos dahil sa pag-ibig. At ibinigay niya ang utos para mas maging maayos ang ating relasyon. Una, relasyon sa Diyos. Pangalawa, relasyon sa ating pagkikipagkapwa. Kaya kung titinan natin, bakit, ano ba nangyayari sa paligid? No? Bakit maraming kaguluhan? Bakit marami ang broken families ngayon? Marami ang mga
kabataan na ligaw at lutang ngayon ay marahil dahil na sa pag-ibig. Hindi yung dahil pag-ibig, kundi marami po ang hindi na pumipili ng pag-ibig. Nagiging minsan, nagiging sinasabi natin, practical lang, no? Kailangan mo maging practical. Pero sadyang yung reality, pag-ibig din talaga yung makakapagpaligaya sa iyo. Yung pagpiliin mo ang magmahal. No? Yun lang naman yung sinasabi. No? Mahalin ka man o hindi, piliin mo pa rin yung magmahal. Kasi yan utos ng Diyos. Utos sa bawat isa. No? Hindi naman sinabing ibigin mo ang iyong kapwa, no? Para ibigin ka rin. Kundi ibigin mo ang iyong kapwa. Pahalagahan mo ang iyong kapwa. Irespeto mo ang iyong kapwa. Na nakaugat yan sa pag-ibig. At muli, ang pag-ibig ay utos ng Diyos na dapat natin sundin. Kung paano si Kristo ay nagmahal sa atin, siya natanda rin ng pag-ibig ng Diyos, kaya kahit ang kanyang sarili, kanyang buhay, ay inialay alang-alang sa pag-ibig sa atin. Muli po, sa mabuting araw sa inyo.